Ito mga kapatid, medyo hindi pa tapos. So yung galing diversion, so hanggang dito medyo pangit pa yung daan, hindi pa nasasemento. So ito na yung starting ng may semento. Yan na, natatanaw na natin. So ang tagos po nito ay papuntang bawa na. So pero as of now ay hindi pa nadadaanan, ang bali ang dulo nito ay nasa palsahingin pa lang. So yung pramataas na lupa ay wala pa, pero pramataas na lupa do sa main road nila hanggang bawa na ibuo na. So yung galing lang palsahingin, so yung pa lang yung hindi pa nailulugtong. So malapit na po siya matapos. Ayan po, maganda na yung kalye. So medyo maganda na yung takbo natin. So from Batangas City ay mabilis mong tatahakin ang papuntang bawan. So malaking tipid ang sa oras, at saka yung travel time niya ay lumiit, so mababypass mo yung traffic. Yung traffic na babaybayin mo lang mula Bulbok, Santa Rita, San Pascual, and then bawan. Basta malaking tulong to, itong kali na to. Ito mga kapatid, ito dito, nag 4 lane na siya. So malapad na yung kalye. So pinagbuhatan natin is rough road pa, and then dalawang lane, pero ito apat na lane na. Kung ikaw ay papunta ng mga bayan, mga barangay gaya ng mga dito sa may San Pascual, so napakagandang daan to, malapit. So ikaw papuntang Banaba, San Antonio, San Jose, Batangas, or from dito ipapunta ka ng mataas na lupa, Sambat, Pansahingin, so ito napakagandang alternative. So kung matatapos ito lahat ng kalye na to, ay malamang mababawasan na talaga ng traffic dito sa bawah. Isang magandang proyekto sa ilalim ng administrasyong Duterte. So ang buhay natin ngayon ay medyo maluwag-luwag na pagdating sa ganitong mga transportasyon, mga daan. Ayun o, mayroon pang hindi na babasag ah. Nasa kanan natin yon, papunta ng San Mariano, Natunuan, pwede rin San Jose. Ideal tong kalye na to sa mga gustong mag-aral, mag-drive yan, dahil kukunti pa yung dumadaan. So yan, mga nagbabike, yan, ideal to. Sana pag natapos to, mayroon din bike lane sa kada gilid para mas maganda. So ang tawag pala dito sa kalye na to ay Diversion Batang, Diversion Bawan Bypass Road. Yeah. So ito yung tawag dito, Diversion Batangas or Diversion Bawan Bypass Road. Yeah. Haba nito oh. So, maganda, maganda, maganda kalye to. Mapapansin yung mga kapatid, ongoing pa yung construction dito, pinapalapad pa nila yung mga kalye. So malamang ito nalagyan nila ng imbornal,
ayun nga, yung mga nakikita tayong Invernal. Ano? Kung doon yung final construction. Hopefully, sana itong taong to ay malamang magawa na to ng dire-diretso. Fully operational na. Kasi mapapansin natin, konti na lang din naman yung hindi nila nasa semento. Part na hanggang palsahingin pa lang, pero yung banda dun ay hindi pa siya talaga gawa o hindi pa butas. So yan, mapapansin nyo, eto na yun, may sasakyan na yan. So yung pakanan na yan, yung mga papuntang Canose o yung Alalum, Del Pilar, Natuno, San Mariano, etc. yan yung sa kanan. Tapos yung kalawa, yan naman yung papunta ng Mawan, Batangas. Ayun po, mga kapatid, sarado pa. So, ibig sabihin, hindi pa gawa yung kabilang side. So, 10 minutes lang po mula diversion hanggang dito, 10 minutes lang. So, napakalaking tipid ng oras. So, dati, kapag pupunta ka ng from Batangas to Batangas City to dito sa lugar na to, abutin ka ng mahigit isang oras. Pero tingnan mo naman, no, from diversion hanggang dito ay sa palsahing 10 minutes lang. So ito na po yung palsahing. So sa susunod pong muli, mga kabatang, salamat.